Welcome back at dito na tayo sa ating segment na Spotlight. Ang ating pong espesyal na bisita ngayong gabi ay hindi po kaiba sa atin dahil sa kasama natin sa industriya. At gusto namin ipakilala siya na senior reporter at columnist ng People's Journal. Nitong nakaraang eleksyon na National Press Club, siya po ang nahalal bilang ating bagong-bagong presidente, Mr. Paul Gutierrez. Yes, sir. Yes, magandang gabi, Lakay, at magandang gabi, Vice President Benente Poda. At magandang gabi po sa ating lahat ng mga tagapakinig dito po sa programang Hotspot. Para nakakapanibago, no? Oo. Siya na Pangulo ngayon. Pangulo na, tawag namin siya ngayon. And to set the record straight, yes. No? People's Tonight. Ay, People's Tonight. Yeah. People's Tonight. Okay. People's Tonight with the Journal Company. Yes, yes, yes. Kasi napakaraming dyaryo niyang People's Tonight. Oo, naman. So, let's go straight to the point, sir. Basically, siguro, nagdaan din tayo dyan. Naging official tayo. Pero siya, iba eh. Rose from the ranks siya. Oo, naman. Started from director at naging presidente, no? What are your plans for the National Press Club? Well, ang unang-una nating kailangang resolbahin dito ay yung ayusin natin yung ating membership, no? Dito lagi may mga nagrereklamo sa atin eh, no? Now, I would like of course to pay respect sa mga naging achievement ng mga nakaraang administrasyon, particular na sa administrasyon mo, Vice, tagatapos yung kay Joel Eco na aking pinalitan sa pwesto. Ito pong ating membership, talaga pong lilinisin natin to, patuloy po nating aalalayan ito para po hindi na makabalik yung mga hindi karapat dapat maging miyembro. And maganda naman dito, sa nakaraang meeting ng board ng National Press Club, ating pong pinagkasunduan na magkakaroon tayo ng amnesty. Para po yung mga karapat dapat na makabalik sa ating organisasyon ay makabalik po. Yung pong mechanics nito ay inaayos pa po namin at ia-anunsyo natin po ito sa mga darating na araw. So basically, kung meron tinatawag na change is coming sa administrasyon ni Pangulong Duterte, eh meron ding change is coming sa administrasyon ni Pangulong Gutierrez. Tama ka dyan. And then, of course, hindi natin po magagawa lahat ito kung wala po itong dalawang makisig na lalaki dito sa aking pagitan, ano? Ganyan-ganyan po si Cristo nung nakabayubay siya. Pero yun po ang nakatulong sa kanya ng malaki para po ika nga lumawak ang kanyang ministro. Kaya po, sa tulong po ninyo, dalawa, alam ko pong patuloy na magtatagumpay ang National Press Club. Well, okay. Basically, nakita natin, no, itong past election, nakita natin, hindi lang ng National Press Club, yung national election natin, nakita natin na yung sa media, yung iba talagang naging loose cannon at nawala sa hulog. Ano kaya ang magagawa natin sa National Press Club para once and for all, malaman naman nila na meron ng nakatitig at nakabantay sa ginagawa nila? Ang panawagan po natin, sapagkat itong nakarang eleksyon, para po ang media ay naging partisano rin dito sa halala na ito. No? Meron tayong mga kinampihan particular na kandidato. Ang panawagan po natin, let's go back to the center. Kaya nga po tayo ay media. Tayo po ay nasa gitna. So, alisin na po natin yung ating mga ikangay naging partisipasyong personal or emotional ng nakaraang halalan. Bumalik po tayo talaga sa ating profession ulit as responsible journalist. In the same manner po, ang National Press Club po ay maglulunsad po ng mga bagong mga program, particular po sa professionalismo ng ating hanay. Ito yung meron na tayong mga inilalaang programa, basically to enhance the professionalism of our members, yung pong back to basic ika nga na tinatawag natin. And most of all po, sa ilalim po ng ating liderato, sa tulong po ng aking mga kasama sa board, lagi po natin i-assert yung pong ethics in journalism. Kasi importante po yan eh. Tama-tama yan, Presidente. Makasingit ako dyan sa sabi yung ethics in journalism. Kasi nangyari halimbawa, lalo na sa broadcast, kung sino yung may bayad, yung nai-interview. So, asan yung asan yung balance eh? Asan yung fair kawawa balance? Kawawa naman yung walang pera. Mm-hmm. Walang ads sa radio, walang ads sa TV, walang interview. Dahil una-una, walang pambayad. Walang pambayad. Kaya nga, ito yung ating muling babalikan, muli nating ipopromote at ipapaalala sa ating mga kasama sa industriya. Press start po tayo lahat ngayon, bagong administrasyon, tapos na ang eleksyon. At maganda yan, ang isa sa panawagan ng ating
President Roddy, kung ang gusto niyang itawagin. Eh, Roddy. Magkaroon na kagad immediately ng national reconciliation at maging po tayo sa media, tayo po yung nakikisa rito. Kaya rin po, panawagan natin sa ating mga kasamahan sa profesyon, bumalik po tayo sa ating professionalismo. Mm-hmm. And of course, galing sa Davao ang ating papasok na Pangulo, ano naman ang hakbang na balak niyo gawin para maka-reach out tayo ro sa ating mga provincial colleagues, no? Yung mga brothers and sisters natin diyan na alam naman natin na kulang din yung sinisigaw kasi ng Pangulong Digong yung pagkukulang ng Manila sa Mindanao. Eh parang ganoon din yung isinisigaw ng ating mga kapatid na media ron. Ano ang magiging akbang nyo naman doon? Well, ang nakita po natin dito, nasimulan na po ito ng nakaraang administrasyon mula po sa administrasyon ni Vice President Benny. Ito po yung ating regionalization. Atin po itong palalakasin pa at kailangan lang po talaga dito ayusin yung ating mechanics, no? Ito po yung one way for the press club to reach out to the legitimate members of the profession in the provinces. Dito po tayo magsisimula. Ayusin na po rin natin yon na sa susunod na 2 taon, yun pong mechanics ng ating regionalization. Importante po yan. Ako'y natutuwa sa napapakinig ko sa iyo, Pangulo, dahil sa, alam mo ba sa Baguio, hanggang ngayon, wala na yata, namatay na yung nag-iisang miyembro na nasa press club doon. Sa Baguio, ha? At dami mga miyembro ng media ron. Nag-aantay na i-integrate natin sila sa National Press Club. Yun nga lang. Kaya nga, meron siyempre tayong mga nakikitang mga magiging konting problema rito. Especially kasi bylaws natin, eh, no? Ang anumang pagbabago dito ay kinakailangan amyanda sa General Assembly. But nevertheless, before going into that, siguro makakagawa na tayo ng mga bagong polisiya, mga bagong procedures, kung paano natin ikangay yayakapin at ilalapit sa National Press Club itong mga kasamahan nating lehitimong mamamahayag, lalo na yung mga nasa probinsya. Eh, paano naman yung mga ibang organisasyon na alam natin na yung iba, nagpapanggap na media, at yung iba, media naman talaga, pero ayaw, no? Ayaw makipag, yung makipagkaisa sa lahat ng media organization dahil sa hindi natin malaman anong interest. Ano naman huwag ano nyo rito? Well, ang sa akin dyan, of course, hanggang ngayon patuloy tayong nananawagan sa kanila na magkaisa na ang media. Ito, alam mo to, Vice President Benny, di ba? Dahil sa mga nakaraang programa natin, inilunsad, mga activities natin, lalo na yung kampanya natin sa Media Killings, lagi pong nangunguna ang National Press Club to reach out to our other to other media organization. Unfortunately po, pagdating po ng ikangay crunch time, ilulunsad na yung programa, ayaw po nilang makiisa sa atin. But nevertheless, tayo po'y matyaga at patuloy na nagtitiyagang nananawagan sa kanila na makiisa sila sa National Press Club. Unang-una, ang National Press Club po ang pinakamalaki at pinakamalawak na organisasyon ng media sa Pilipinas. At kaya nga po, kung may mga nandiyan dyan, ibang media groups na ewan natin, hindi natin malaman kung ano ang nasa ano nila. Pero yun po, ang panawagan po natin, magkaisa kayo, makiisa kayo sa National Press Club. Wala po tayong personal interest dito para po sa bayan, para po sa interest ng ating profession lang. Siguro, Mr. President, lilikha tayo ng isang special committee. No? Pwede, pwede. Para mag-reach out sa ating mga kapatid na maaaring naliligaw ng landas. Hindi natin malaman kasi kung ano talaga ang medyo ayaw nyo sa National Press Club. Kaya siguro, about time na madiscovery natin kung ano yung mga hinaing nila. No? Ang iniisip ko lang, baka naman sa paglilinis natin, Mr. President, baka lalong lilit ang miyembro natin. Ha? Alam mo, meron tinatawag na yung lean and mean. Maski ba, ika nga, payat yan, pero malaman. Quality. Okay na rin yun, di ba? Yung kalidad, let's go for the quality. Ano? But nevertheless, yun po ang panawagan palagi ng National Press Club. Ito po, ito siguro ngayon lang malalaman ng ating mga tagapanood. No? Ilang beses na po kami palaging nananawagan sa ibang mga media groups. Makiisa po kayo sa NPC, pero for whatever reason, ayaw po nila. So, wala pa tayong maano dyan sapagkat tayo naman po nasa isang demokrasya. Kaya ito po ang sitwasyon na kinalalagyan natin ngayon, na sitwasyon na gusto rin naman po nating mabago at mapangibabawan. At ito po yung mangyayari lang kung lahat tayo magkakaroon ng open mind sa ating sitwasyon sa ngayon. Okay. So, narinig natin ang statement ng ating Pangulo ng National Press Club. Hinihintay niya na lang na umupo yung bagong Pangulo sa Malacanang para manumpa. Okay? At mamaya po ay maririnig naman natin kung ano ang mga bagay-bagay
na nais nating hilingin sa paparating na administrasyon na hindi na ibigay nung nakaraang administrasyon na puro drawing ang inabot ng National Press Club. Abangan nyo po, babalik po kami. Proper diet and exercise. Ugaliing uminom ng ATC Coenzyme Q10 every day. ATC Coenzyme Q10. You're in good heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Coenzyme Q10 ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. With proper diet, exercise, and the right nutrients, ang ATC Fish Oil ay may omega-3 fatty acid mapapangalagaan ang puso mo. ATC Fish Oil. Love your heart. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang fish oil ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. In the showbiz industry, there are two rules. One, stand out, pakita mong magaling ka and deserving ka sa industriya. And the second one, fat out. Kailangan mong i-maintain ang slim and healthy body dahil like too much fat, bad for the health. Kaya naman ang secret ko to stand out, aside from proper diet and exercise, Fat Out. Fat Out has sweep and shred formula that contains psyllium husk and green tea extract. I stand out. Stand out with Fat Out. Made by ATC Healthcare, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Fat Out ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.